And ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ano ba ang the best operating system or the best phone, Apple ba or Android? Turn ko to, turn ko to. Time ko to. Ano kasi mas maganda ng Apple, no? So ikaw yung winner. Yes, I'm the winner. Yo! Welcome back to another car vlog. So ngayon, ang topic natin, medyo sensitive to ah. So ang topic natin, sino ang karapat dapat manalo bilang presidente sa 2022? Presidente. So disclaimer lang ah. Easy lang, disclaimer. Ito ay base lang sa pagkakakilala namin sa mga presidential candidate. So meron kaming ano dito, lima. Bali ito yung top 5 na nagtatap lagi sa survey. So bubunot kami ng isa dyan, then ika-campaign namin kung bakit siya ang dapat manalo sa 2022 presidential election. So sino mauna? Dahil vlog ko to, syempre ikaw, bubunot ka. Oh, sige. Oh ha, walang daya ha. Sino yan? Si? Unang-una na. Si Lenny. Oh, Vice President Lenny Robredo. Vice President Lenny Robredo. Bakit siya? Kasi nanay siya. Sabi niya nga gusto niya maging nanay ng Pilipinas. Marami siyang law about dun sa equality and walang discrimination sa Pilipinas, either race or ethnicity or this one female or male ganun. So parang feeling ko pwede, karapat dapat yung ganun. At saka pusong ina. Yun lang. Yun lang. Okay, my turn. VP Lenny, check. Check. Sino kaya to? Si? Sino yan? Senator Bato de la Rosa. Okay, bakit si Senator Bato? Kasi naging PNP chief siya. So, para sa akin, gusto ko yung magiging next president ko is mahigpit. Gusto ko maging disiplinado tayo lahat. Eh lang, magiging disiplinado tayo pag si Bato. Tama. Next. Next. Si, sa akin ay si Bongbong Marcos. Yan. So, si former Senator Bongbong Marcos. Ano, iba yung pakiramdam ko bilang tumatakbo siya na presidentiable. Naniniwala ako sa plataforma niya na unifying the Filipino people. Naniniwala ako dun sa ano niya, sa nagawa niya sa Ilocos Norte. Marami siyang nagawa. Bilang senator din, meron din siyang mga na ipasang mga bills na pwedeng itakbo bilang presidente. I mean, para sa akin, kamay na bakal ang kailangan ng mga Pilipino sa ngayon. So, bilang si President Duterte na previous, magandang ipagpatuloy niya yung ano, yung tinatakbo ng Pilipinas ngayon. Okay. For good. Next. Next. Sino to? Ay, malapakunin. Si Senator Ping Lacson. Okay, mahirap lang sa akin ha. Bakit si Senator Ping Lacson ang dapat niya boto? Kasi, ano nga ba? Naging PNP chief siya din. And, matagal na siya sa larangan ng politika. Since bata ako, politician na siya. And most... Oops. And most, magaling siya magtago. Next. So, bali. Sa'yo na to. Ako na naman. Total vlog mo to. Ikaw na. Ah, sige. Si Mayor Isko Moreno. Okay, si Mayor Isko Moreno na Maynila. Okay, bakit si Mayor Misko? Isko? Parang si President Duterte din, nanggaling siya sa mayor, maganda rin yung nagawa niya sa Davao. And sa Manila naman, napaganda naman ni Mayor Isko ng Manila. And
for me, siguro kanya rin gawin to sa buong bansa. Ayun lang, ang hirap na sa akin. Okay, that's all. Ayun lang yung 5 presidential aspirants natin. So, may nakalimutan mo pala kaming isa. Bali, 6 nga pala sila. Si Senator Manny Pacman Pacquiao. Ang magpapaliwanag niyan si Pam kung bakit. Go, bakit si Senator Manny Pacquiao ang dapat manalo? Bakit si Senator Manny Pacquiao? God-fearing si Manny Pacquiao. Hindi siya mangungurakot. Takot na lang niya. Yun. Yun na yun. Okay, bye-bye. So, ang may papayo lang namin sa lahat, peace tayo lahat, ha? Ayun lang, masasabi ko. Peace tayo. Hindi tayo magkakaaway tayo. Hindi tayo magkakaaway dito dahil iisang bansa lang tayo. Kasi once na, tawag dito, once na gusto nating i-down yung government natin, parang dinown mo na rin yung buong bansa natin. And sana sa darating na eleksyon, kung sino man ang manalo, and president and vice president, kung sino man ang manalo sa tumatakbo, and sana magkasundo na para sa Pilipinas, para sa bayan. And for me, boboto ko yung kung ano yung nasa puso ko, kung sino yung para sa akin ay magaling, maano, dahil meron akong daughter. And gusto ko best para sa kanya. Yan lang, para sa akin. Ikaw, ano masasabi mo? Para sa akin, so ito, mainit kasi yung mga campaign. Ito yung mas critical kesa sa election, yung campaign time. Wala pa nga tayo sa campaign time, pero may mga magkakaibigan na ano man yung ganon. So, kagaya nga, sabi ni Kuyo, may peace tayo. Peace tayo lahat. Siguraduhin din natin na mag-register, yun naman ang para sa akin. Magparehistro tayo, o kung tapos na yung registration, sana nakapagparehistro tayo, iboto natin yung karapat dapat at yung alam natin sa puso natin, magpapaunlad ng Pilipinas at magbibigay ng magandang kinabukasan sa future pa. 6 na taon na magpapalakad ng Pilipinas. So, dapat yung alam nating uupo at hindi lang uupo lang kung hindi kikilos para sa ating lahat. Yun lang, tsaka peace to the world. Peace. So yun nga, irespeto natin ang bawat isa sa mga tawag dito. Opinion nila. Opinion. At kung ano man ang gustong i-post nila sa wall nila, irespeto natin dahil nirespeto din nila kayo. That's all. So, hanggang dito na lang. Dahil nasa highway na kami, may police. Peace! Peace!